I met him last night, and he was just so concerned with the security actually, and he gave me the moral support. And in fairness, anong offer? Anong job? Wala namang anything in particular. I think she should have a task force that would concentrate on investigating the lifestyles. Ay, kakatayin ako ng COA niyan. Kasi any committee that is created with the government is under COA. So, I will have a hard time saying. Pero how do you feel about yung perspective you going back to the government and to COA? Hindi nga masyado. Di ba sinabi ko na kanina? After everything that I have experienced and after consultation with my children, hindi sila ready na bumalik. But how about you? Huh? How about you? How about me? Siyempre, isalulit ako at dahil sa tingin ng mukha niyo ako na. But then, sabi ko nga, I'm inclined to listen to my children. How do you think you can still change the prosecutor's mind about their position? Hindi siguro ako. Siguro yung mga tao. No? May limitations yung kaya kong gawin. I am just abiding ko ano yung feeling ko na hinihingi sa akin ng Diyos na dapat kong gawin for the moment. So parang sa akin lang, when I felt like I should get out and tell the truth, nagpatulak ako. Lumabas ako and I said that there is evidence. Now, sobrang pasasalamat ko sa turn of events, lumabas si Narabusa and everything. My sister was really, literally jumping nung lumabas si George. No? Sabi niya, nako, Beh, kasi my name was Beh, B-E-H. No? Sabi niya, Beh, God listen to our prayers because our prayer is that sana huwag mag-isa yung kapatid ko, sana may lumabas at sumunod sa kanya. And God listen to that prayer. At nung nagsasalita si Rabusa, parang na-shift somehow yung attention from me to ano. Kaya nga nung nakita kami, sinabi ko sa kanya, on behalf of my family, I thank you. Because my sisters really feel like you are the answer to the prayers of the family. Kasi syempre ako yung bunso eh, no? So all my sisters are so concerned. Paano? Bakit mo ginawa yun? But none of them said na, huwag mong gawin yan. Kasi alam nila, sabi niya, matigas ang ulo niya. Kahit sabihin ko pa ulit-ulit na huwag mong gawin yan. We know he's sure of it. COA chair, what would be the first thing that you would do? Hypothetically, no? Oh. Sa akin, given the situation, ano, I wouldn't go for ano, filing of cases. Kasi sa akin, nakatali yung kamay. Eh. We have it. Ano man namang wala kang aasahan sa sistema ngayon, di ba? I mean, let's face it, no? Without being very, very, I will go for a preventive and awareness-raising education campaign. One is correcting our system, no? Hindi tama yung tumanggap ng pera kahit na hindi mo hinihingi. That's one. Second, hindi tama na yung pag hindi ka tinatamaan, hindi ka nagsasalita. Third, ito yung pagkukulang ng mga tao sa gobyerno. Eh. People in government, and I included nung una, feel na if you're going to office 8 to 5, if you're doing your job well, then you're fine. Hindi ganun eh. There are certain instances na hinihingi na, teka, you walk a mile ahead, no? Kailangan may extra, ano? Ang mas concrete na gusto niyong mangyari after nito? Sino yung dapat matanggal, sino yung dapat makulong, sino yung dapat makasama? Hindi nga yung ganyan yung gusto ko eh, diba? Hindi ganyan, kasi as of now, I think, ano yung gusto ko? I want awareness on the citizen. Gusto ko magkaroon sila ng pakiramdam na, yes, we can do it. Yes, we can change our life, our systems. Yes, we can turn our back from a very comfortable life wherein we just tolerate it, we just close our eyes to something that's not good simply because our interests are affected. That's one. We do a lot of awareness raising. No? Second is partnership. The civil society should be part of fighting corruption. This means, kung may construction ng kalye, nandun yung civil society. Pagdating ng auditor, post-audit na yan eh, bayad na. Ganun din yung ombudsman, so wala nang ano. Ang sinasabi ko noon, why don't you get out? Tingnan mo, ilang kayang engineer ang naka-assign sa kalyeng to? Ilang kayang truck ng gobyerno ang ginamit dito? Ilang bag or supot ng simento ang ginamit? And then you become very, very useful.